sige po tayo po ay makakaupo na. Amen. Praise God. Hallelujah. Wow, dami po natin. Hindi po ako sanay i-introduce. Pasensya na po. Ayan. Ilocano po tayo lahat dito? Amen. Sino po dito ang hindi nakakaintindi ng Ilocano? Okay. Ilocano Akmat lang, Kakabsat. Ilocano Akmat lang. Amen. Excited po ba kayo? Amen. Sino po dito nagpunta na meron pong inaasahan sa Lord? Amen. Amen. Alam niyo po, isa pong sikreto para kayo po ay punuin ng Lord ay meron po tayong puso na expectant heart. Amen. Kasi wala pong nag-e-expect sa Lord na nabibigo. Ulitin ko po, wala pong naghihintay sa Lord na nabibigo. Wala pong nauuhaw na hindi niya pinupuno. Amen? Amen? Hallelujah. Sabi ko po sa Lord, Lord, sabi ko noong Monday, sa Saturday na po kami pupunta sa Nueva Ecija, wala pa po kayong message. Pagdating po ng Tuesday, kumusta ka na? Sabi mo ni Pastor Rex, wala pa rin po. Wednesday, nagba-Bible study po kami. Lord, ano po ang mensahe mo? Wala pa rin po. Thursday at kagabi po, galing po kasi kami Swal. Every Friday sa Swal po kami nag-i-stay. Lord, anong mensahe mo? Sabi kong ganon. Hallelujah, last minute nagbigay siya. At ako po ay excited. Alam niyo po ba yun? Mula po, galing po kaming Swal. Amen? Mula po sa Swal, excited po ako. Amen? Excited na excited po ako. Alam niyo po kung bakit? Kasi bago po ako pumunta dito, malikot po ako magturo. Kasi bago po ako pumunta dito. Amen? Hallelujah. Bago po ako pumunta dito, ang sabi sa akin ni Lord, anak, I will encounter them. Ulitin ko po, ang sabi po ni Lord, anak, I will encounter them. Amen! Ulitin ko po, anak, I will encounter them. Amen! Wow! Hallelujah! Sabi ko, Panginoon, sold na! Kahit hindi na ako magturo, bakit? Kasi wala po kayo, Pastor Rasesin yun eh. Hallelujah! Alam niyo po yung word na yun, na pag sinabi ni Lord na i-encounter ka niya, amen? Hallelujah! Wala pa pong na-encounter si Jesus na hindi nababago. Amen? Basta excited po ako ngayong umaga. Huwag po kayong mag-alala. May sino po ako magturo. Basta excited po ako. Amen? Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako manalangin. Bago po tayo magsimula. Hallelujah, Father. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We invite your presence, Holy Spirit. Lord, you are welcome. You are welcome in our midst, yes, O God. Hallelujah. We invite you, Lord God. Move freely, Father. Move freely, our God. Hallelujah. We worship you, Lord God. Lord, ngayong umaga, Panginoon, our prayer, Father God. Hallelujah. Huwag mo lang po kaming punuin, Panginoon, pag umapawin mo, amen. Lord God, ang yes, bawat Lord. Anak mo na narinito, Lord God. We pray, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Encounter us. We want to encounter you, Jesus. Amen. At salamat, Panginoon, kung paano kakikilos mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad, maraming salamat kami po. Hallelujah. We'll never be the same again after this. We thank you, Lord. We promise, Lord God, to give all the glory only to your name. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Praise God. Hallelujah. Wow, praise God. Hallelujah. Amen. Okay. Ang binigay po sa aming tema ay intimacy with God. Amen. Pag sinabi pong, sabi ko, Lord, intimacy. Grabe yung salita, sabi ni, talagang nag-search ako kay Google at wala pa talaga nag-rema. So sabi ganun, intimacy with God, napakalawak na topic, napakalalim na salita. Amen. At bigyan ko lang po kayo ng maiksing introduction. Ano ba ibig sabihin ng intimacy? Amen? Pag sinabi pong intimacy or intimate, pag sinabi pong intimacy, ito yung meron kang special bonding. Amen? Halimbawa, sa inyong pamilya, amen, pagka meron kang may miyembro ng pamilya doon na kakaiba ang bonding mo
kakaiba ang closeness ninyo, meron kayong intimate relationship. Sa mag-asawa, meron silang intimate relationship. Bakit? Kasi kakaiba yung closeness nila. Very close sila. Amen? So, pag sinabi po natin intimate or intimacy, ito po yung hallelujah, very close connection sa isang tao, sa isang miyembro, sa isang kaibigan. Amen? At laliman natin, pag sinabing intimacy with God, ito yung meron kang napakalalim, napaka-close, napakadikit na relasyon sa Diyos. Amen? Sino pong may gusto nun? Amen? Amen? Yung bang, hallelujah, yung bang sobrang close ka sa hari ng mga hari? Yung kilalang-kilala mo yung may lalang ng langit at lupa? Grabe, no? Amen? Ngayon, nakikita ko po medyo kanina yung kabataan natin. Ngayon, ano sila eh, addict na addict sila sa K-pop. Ano? Talagang inaaral nila pati lingwahe, pati ano, sobra, addict na addict sila. Amen? Pag sinabi po, hallelujah, intimate or intimacy with God, ito yung aaralin mo talaga kung sino si Lord. Amen. Amen? Excited na po ba kayong makilala kung sino ang Lord? Amen. Sino si Jesus sa buhay mo? Amen? Hallelujah. Intimacy with God. Meron kang malapit na connection sa Panginoon. At sa sobrang lapit, alam mo na yung tibok ng puso niya. Alam mo na yung ayaw niya. Alam mo na yung gusto niya. Amen? Nararanasan niyo po ba ito sa isang pamilya? Yung hindi kahit hindi nagsasalita yung miyembro ng pamilya ninyo, alam niyan, alam mo na pag gutom, alam mo pag galit, amom na awanti mood na, amom na makaturturog, amom na mabisin, di ba mo nga dagos uray madigsasao? That's intimate relationship. Bakit? Kasi kahit walang words, kilala mo na, alam mo na eh. Amen? Ngayon, tignan natin, paano kaya magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Lord? Hallelujah. Bago po yan, amen? Ako po ay madaldal. Bago po yan, ang title ko po, Intimacy with God, our portion. Portion, P-O-R-T-I-O-N. Ayan, mamaya explain po natin. At tayo po ay magpo-focus, hallelujah, sa Matthew, kung meron po kayong Bible, sabayan niyo po ako sa Matthew chapter 26, verse 6. Amen? Ito po ay napaka-personal po ito sa akin. Hallelujah. Amen. Verse 6. Sabi pong ganon, sa verse 6, sa Matthew chapter 26, verse 6, sabi niya, while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, nung si Jesus daw ay nasa Bethany, at nandun siya sa bahay ni Simon. Verse 7, ito po. Gustong-gusto ko po ito. Hallelujah. A woman came to him with an alabaster jar of a very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Nung si Jesus daw ay nasa Bethany, siya daw ay nag-i-stay, siya daw ay naroon sa bahay ni Simon. Amen? Meron daw po sa verse 7, sabi niya, meron daw pong babae. Amen? Meron daw pong babae na nagpunta kay Jesus. Sino po yung nagpunta? Isang babae. Kung babae ang katabi mo, pakitapik nga po ang kanyang balikat. Amen? Sige po. Hallelujah. Amen? Alam niyo po ba na ang katabi mong yan, hallelujah, ay kayang gamitin ng Lord higit pa sa kaya ng isipin. Amen? Amen? Alam niyo po ba na, hallelujah, mightily kaya po tayong gamitin ng Lord. Hallelujah, ang dami pong miracles, ang daming pagkilos ng Lord na babae ang kanyang ginagamit. Amen? Hallelujah. Sabi ganun, a woman came to him with an alabaster jar. A woman came to him with an alabaster jar. Meron daw siyang dalang jar, ang tawag doon ay alabaster jar, of a very expensive perfume. Na meron daw naman itong napakamahal na pabango. Amen? Balik lang po ako doon sa a woman. Amen?
Meron po ba siyang introduction na sinabi katulad ng ginawa po natin kanina? Wala. Ang sinabi lang niya, a woman. Amen? Alam po ninyo, hallelujah, nung binasa ko po ito, I praise God. Why? Dito sa verse na to, sabi niya, a woman, no, walang introduction, there's no name. Amen? Hallelujah. Alam po ninyo ang Lord, si Lord po, respecter of no person. Bakit? Ano man ang trabaho mo, mga kababaihan, gaano ka man kagaling, gaano ka man kaganda, gaano ka man kayaman, gaano ka man nahihirapan ngayon, ano man ang kalalagayan mo, amen, napakahalaga mo sa Lord. Amen. Hindi mahalaga sa Lord kung ano ang iyong nakaraan. Amen. Hindi mahalaga sa Lord kung ano ang ating mga kapalpakan at hindi kayang gawin. Alam niyo po kung ano ang mahalaga sa Lord? Yung babaeng lumalapit lamang sa Kanya. Amen. Amen? Kapatid, importante ka sa Lord. Alam po ninyo, napakahalaga niyo sa Panginoon. Sabi dito, a woman, it's an anonymous, no history, no written names, walang pangalan, hallelujah, ay lumapit daw sa Panginoon. Amen? Hindi po natin alam kung bakit siya nagpunta sa Bethany para puntahan si Jesus. Amen? Hallelujah. Hindi po natin alam kung bakit yung babaeng yun na meron pong dalang alabaster jar na may lamang napakamahal na pabango ay nagpunta doon para tignan si Jesus. So, hindi natin alam ang kanyang dahilan. Amen? Isa lang alam natin, gusto niyang makita ang Lord. Alam po ninyo ngayong umaga, hallelujah, maliban po sa meron po tayong gawain, hindi po ninyo alam, hindi po natin alam kung ano ang dahilan ng katabi mo bakit siya na-attend. Amen? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng katabi mo, bakit kailangan niyang pumunta sa church. Hindi mo alam, hindi ko po alam kung ano ang inyong pinagdaanan in the past, mula Linggo, mula Lunes, hanggang Biyernes, para mayroong magtulak sa'yo na pumunta ngayon, kapatid. Amen? Di ba hindi niya sinabi kung bakit this woman ay nagpunta sa Bethany? Maaring siya ay may sakit, at kailangan niyang ma-meet si Jesus. Maaring siya yung isa sa mga pinagaling at kailangan niyang magpasalamat sa Lord. O maaring itong woman na to, hallelujah, ay nakaranas ng kagalingan, ay nakaranas ng pagtanggap, nakaranas siya ng miracle. Kaya nung nabalitaan niyang nasa Bethany si Jesus, ay nagpunta siya doon dala-dala ang alabaster jar. Hallelujah. Listen to me, church. Hindi ko po kayo kilala, pero maaaring katulad kayo ng babaeng ito. Na maaaring ang isa sa atin nakaranas ng miracle, kaya ito siya sumasamba sa Lord. Maaaring ang isa sa atin kailangan ng healing. Lord, kailangan ko ng healing, kaya kailangan kong lumapit sa'yo. Maaaring ang isa sa atin nangangailangan ng miracle. Maaaring ang isa sa atin nangangailangan ng isang pagkilos sa kanyang pamilya. O maaaring ang katabi mo ngayon ay nakaranas ng napakatinding comfort, kaya siya narito. Kaya siya narito sa Bethany. Amen? Kaya siya narito sa City of God. Amen? We don't know the reason. You don't know the reasons ng katabi mo bakit nandito siya ngayon. Pero isa lang po masasabi ko dyan, wala pong aksidente sa Lord. Amen? Alam mo kapatid, yung inuupuan mong yan, maging yung oras na pagdating mo dito, alam na ng Lord. Yung inuupuan mong yan, yung kalalagayan mong yan, alam na ng Lord. At nakatatak na sa Lord na ngayong oras na ito, i-encounter ko si nanay. Na ngayong oras na ito, meron akong gagawin kay sister, meron akong gagawin kay pastora. Amen? Hindi po aksidente. Itong babaeng ito, I believe, alam na ni Jesus na merong pupuntang babae doon. Merong pupuntang babae doon na may dalang alabaster jar. I believe. Hallelujah. God is so good. God is all-knowing. Ang ating Diyos po ay napaka makapangyarihan. Nagbibihis ka pa lang, alam na niya na pupunta ka. Alam na niya kung ano ang dala mo. Alam na niya kung anong pangangailangan mo. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Meron, sabi po dito, meron daw po siyang dalang alabaster jar na may lamang pabango. Amen? At dito po ako mag-focus.
So a woman came to him, lumapit sa kanya, nagpunta sa kanya, at siya ay may dalang alabaster jar. Amen? At itong alabaster jar, hallelujah, sino po dito mahilig sa babango? Meron po ba dito mahilig sa babango? Amen? Kasi po kami po ni Pastor ay hindi nagbababango. Ligo lang, intan. Amen? Hallelujah. Hindi po ba, pag kayo po ba yung nagpapabango, ibudbudbudyo? Matitiba pa eh, amen? Sayang. Lalo nung nagka-poji abroad, di ba? Basit na nga po si Chich, kasi mo, basta daangutan ka, okay yan ang bay namin, kailangan tipiran. Sayang. Amen? Hallelujah. So, ito po, itong babaeng ito, meron siyang dalang pabango. At ito po ay nakalagay sa alabaster jar. Amen. Nakalagay po ito sa isang jar. Amen. Ano po kaya yung isang, ano ba itong alabaster jar? Ang sabi po, ang isang alabaster jar daw po, ay ito daw ay isang container o lalagyan ng mga pabango. Amen. O kaya oil. At itong container pong ito, hallelujah, yung iba po ay napakalalaki at yung iba pagka sobrang mahal ay maliliit lamang. At itong container na to ay naglalaman ito ng hindi basta-basta pabango. Hindi basta-basta oil. Ito po ay naglalaman ng mamahalin. Mamahalin ito na perfume o mamahalin na langis. Hindi basta-basta ang laman ng alabaster jar. Grabe, no? Wow! Mamahalin! At sabi po, pag ang alabaster jar daw po, sabi dito, ibinibigay daw po pala ito sa mga kababaihan. So, ang mga lalaki daw, ang madalas na meron nito ay ang mga kababaihan. Amen? Ang madalas meron nito mga kababaihan, ibinibigay daw po ito. So, bago siya ikasal, ibinibigay ito ng kanyang mga magulang. Amen? So, in preparation pala ito, isa sa gamit niya, ay in preparation to sa kanyang marriage. So, pag kinasal siya, itong alabaster jar na to ay ibinibigay sa kanyang mapapangasawa. Binibreak nila ito and binibigay sa kanyang mapapangasawa bilang commitment dun sa husband niya. Amen? Ayan. So, isa pa, konti pa po, huwag po kayo mag-alala. 15 minutes na lang po ako magtuturo. At isang oras. Nedog lang po. Amen? Hallelujah. Mabilis lang po ito. At ano pa? Ang alabaster jar daw ay gawa ito sa marble stone. Gawa ito sa mamahaling bato. At napakahirap daw itong buksan. Para daw po mabuksan ang isang jar na ito, kailangan itong basagin. Amen? Grabe no? Aba, wala na siguro to ngayon kasi panigurado walang bibili nito. Deposit-sit aming nababang lutang-tan ko. Na? Amen! Sa sobrang mahal nito, kailangan itong basagin. Hindi mo ito mabubuksan na paunti-unti, no. Kailangan mo itong i-break. Amen? And alabaster jar is designed to open only once. Isang beses lang siya binubuksan. At hindi mo na siya pwedeng gamitin ulit. Why? Kasi basag na siya. Yun po yung alabaster jar. At maliban dito, ito po yung gustong-gusto ko. Ito po yung pumukaw sa akin. Ang alabaster jar, nung tinatanong ko po ito si Lord, kay Lord, hallelujah, last year, December, Lord, what is an alabaster jar? Anak, ang alabaster jar is your inheritance. Ang alabaster jar ay ang iyong portion. Ang alabaster jar, anak, ay ang iyong parte. Pakisabi nga po, parte. Parte. Ito yun. Yung babae po na nagpunta sa Bethany para i-meet si Jesus ay may dalang alabaster jar. Meron po siyang dalang portion o parte niya. Pag sinabing parte mo, sa katabi mo ba yon? Hindi. Hindi. Pag sinabing parte mo, ito parte mo, ito ay sa'yo. Pwede bang ipapaangkin nyo ba sa iba ang sa inyo? Amen? Sino dito yung ay kinyana ko? Okay lang, sige, laon nyo lang. Parte yun, parte kon. Okay lang. Ipapaangkin nyo ba ang sa inyo? No! Diba? Ipaglalaban nyo pa nga ito eh.
team. Lalo ng mga kababaihan, matinding makipaglaban ang mga kababaihan. Kunado na marites o hindi kayo. Hindi kayo mamarites ang mga babae. Tahimik ang mga babae. Tama po ba? Amen? Hallelujah! Sabi ng Lord sa akin noong December, anak, ang alabaster jar is your portion. Pag sinabi pong portion, ito ay parte mo. Pag parte mo, alam mo sa'yo to. Alam mo, binigay sa'yo to. Pagmamay-ari mo. Amen? So here comes the woman carrying an alabaster jar. Yung inheritance niya, yung parte niya, yung pinag-ipunan niya ng matagal na panahon, matagal na taon, yung pinag-ipunan niya ng kanyang dugot pawis, amen, yung itinago-tago niya, hallelujah, yung pakasikre-sikreto niya para hindi manakaw, hindi makuha ng iba, that is her portion. Alam mo kapatid, meron ka rin alabaster jar. Alam niyo po, meron din po kayong alabaster jar. Amen? Hallelujah, meron din po kayong alabaster jar. Sister, pastor, ano yung alabaster jar ko? Ulitin ko po, ang alabaster jar ay ang iyong portion, ay ang iyong parte. Ito yung bagay na pakatago-tago mo, na sa'yo lang. Ito yung bagay na matagal mo nang hinahawakan. Ito yung bagay, profesyon, ito yung tao, na sobrang mahal na mahal na mahal mo. Ito yung sa sobrang mahal na mahal mo, ayaw mo tong mawala. Ayaw mo tong makuha ng iba. Amen? Ito yung bagay na napakatagal na sa'yo. You kept it for so long. For so long. Amen? Minsan nga, isinisikreto mo pa na meron ka nito. Amen? Kapatid, that is your alabaster jar. That is your portion. So here comes the woman carrying this small jar na pinag-ipunan niya, na mahal niya, na napakahalaga sa kanya. Sobrang halaga sa kanya. Amen? Alam niyo po, sabi ko kanina, hindi po aksidente ang pagpunta niyo dito. At ulitin ko po, I believe, meron ka ding alabaster jar na dala-dala mo. Meron ka ding portion na dala-dala mo. Ano yan, pastora? Maaaring meron ka ding bigat. Meron ka ding pain sa loob. Pain or hurt sa loob na ang tagal-tagal mo nang dala-dala na kailangan mo itong itago kasi hindi ito pwedeng malaman ng iba. Amen? Yes, sa mga kababaihan madaldal. Pero they kept quiet. They keep quiet every time they are in pain. Amen? Lalo na ang mga nanay, kasi nanay din ako. Every time they are tired, they keep quiet. Hindi nila sa, oh, pagod na ako. Hindi, mas malalim pa yung ibig sabihin ng salita. Pagod na ako, nabannog ako. Mas malalim pa yun. Amen? Sometimes, hallelujah, pagpunta mo dito, maaaring dala mo yung portion na yon, yung portion mo. A portion of your pain, a portion of your suffering. Yung parte na matagal mo nang hawak-hawak. Na simula idiubing ka hanggang tataigam mo pa eh. Ay simula idiubing ka, agay memories mo hanggang tataigam mo pa eh. Amen? Hanggang nakakabil, jay small jar inside your heart na itinatago mo. Amen? Ano pa? Ano ba yung mga nasa loob ng jar natin? Minsan, ito yung mga burden, ito yung mga bigat. Ang hirap sabihin kay pastor. Ang hirap sabihin kay lakay. Ang hirap sabihin kay anak. Ang hirap sabihin kay best friend. Amen? It's like an alabaster jar. It's like a perfume inside the jar na ang hirap mong ilabas. Why? Kasi nakakip. Paring pagpunta mo dito, kapatid, dala-dala mo yun. Yung portion na yon, yung parte na yon, Lord, nag-praise, magpupuri ako. Pero nakasukbit pa rin sa'yo yung portion na yon. Amen? Here is the woman with an alabaster jar. Why we want it kept to be sealed? Bakit gusto natin nakasealed? Bakit nakasealed ang alabaster jar? Kasi lalabas ang alingasaw. Bakit madalas yung nasa loob natin nakatago? Kasi lalabas yung amoy. Lalabas yung totoo.
Amen. Amen. Bakit tingnan ko yung katabi ninyo? Praise God. Hallelujah. Amen. God wants to encounter you. Alam po ninyo kung paano in-encounter ni Lord si Pastora. Excited po ako kung paano kayo i-encounter ng Lord. God wants to encounter you. Mahalaga ka na, like, mahalaga ka ate, mahalaga ka sister. Hindi ka lang basta babae. Hindi ka lang basta babae. You are anointed. You are called. You are called. May portion ka. Meron kang portion. Hindi ka lang basta-basta. Amen? And here comes, nasa verse 7 pa rin po ako, ang ginawa ng babae, lumapit siya kay Jesus. Lumapit siya kay Jesus. At ang ginawa niya, brinate niya yung kanyang alabaster jar. Yung alabaster jar, minsan nakibrit. Brinate niya yun. At inanoint niya, inilagay niya, binubos niya. Hallelujah. She poured it on his head as God was reclining on the table. Ibinuhos niya ito kay Lord. Bakit niya binuhos? Amen. Bakit kailangan niyang ibuhos? Amen. Hallelujah. Alam niyo po, I was moved by this. Kanino niya binuhos, hindi sa disciples? Kanino po niya binuhos? Sa Lord. Ang dala mong alabaster jar, ibubuhos mo yan sa Lord. Ang dala mong sakit, ang dala mong discouragement, ang dala mong joy, ang dala-dala mo ngayon, kapatid, na nagpunta ka dito. Si Lord naghihintay. Kasi yung anak ko pupunta sa City of God, may ibubuhos siya sa akin. Alam po ninyo, etong maganda sa Panginoon, sa Lord wala pong rejection. Ulitin ko po, kay Jesus, walang rejection. Madina ka imarites. Madina ka iturod. Palayo. Sa Lord, lahat ng lumalapit sa Kanya. Hallelujah. Never niyang itinutulak palayo. Sa Lord, lahat ng lumalapit sa Kanya. Umuuwing may naranasan sa Kanya. Umuuwing merong dadala. Hallelujah. Hallelujah. She poured her portion to Jesus. Kapatid, it's time to pour out your portion to God. Magagawa mo lang ito kung meron kang intimate relationship sa Panginoon. Amen? Kung meron kang intimate na relationship sa Lord. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kung may intimate relationship ka. Hallelujah! Oh God, hindi ko na po susundan ang aking outline. Hallelujah. I just feel the presence of God. The presence of God is so thick. The presence of God in this place is so thick. Ito po yung babae may dalang jar na pinaka-importante sa kanya. Amen. She poured it out to Jesus. Alam niya kung kanina niya ibubuhos. Alam po ninyo, hallelujah, nagdaan po kami ni Pastor sa napakatinding, hallelujah, napakatinding bagyo. Sobrang tindi po ng aming bagyo ang pinagdaanan. Sobrang tindi, hallelujah, sa sobrang tindi, amen, para po itong alabaster jar na ikinip po namin sa aming pamilya lang. Sa apat na sulok ng aming tahanan na nakikita ng tatlong maliliit namin. Nakikita niya that our marriage, nakikita ng aming mga anak na ang aming marriage are about to break. Amen? Nakikita ng aming mga anak na kami ay nag-aaway, kami ay lumalaban, mag-aaway kami, tapos pagkatapos lalaban kami sa prayer. Lord! Amen? Naging parang perfume ito inside the alabaster jar na ayaw namin makita ng lahat. Kasi alam namin, hindi ito maiintindihan ng lahat. Alam po ninyo, hallelujah, dito yung babae, she broke her glass, she broke her jar kay Jesus. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, yung aming pong pinagdaanan na yon, we praise God. Hallelujah. Kasi every time kami po ay lumalapit sa Lord, the Lord is present. At
bibigyan po tayo ng Panginoon ng time para po sa testimony ngayon, kasi ito po ay testimony ni Pastor. Alam po ninyo, kami po ay inaayos po kami ng Lord. At habang inaayos po kami ng Lord, mayroon po akong tinira sa akin. Alam niyo po kung anong tinira ko? Nagkaroon po ako ng napakatinding depression na ang dami ko pong iniinom, gusto kong ayokong mabuhay. Bakit? Kasi ang dami kong kailangang takasan na memories. Takasan na, Lord, bakit ito nangyari? Na-try niya na ba yun? Panginoon, bakit kailangan meron akong itago? Panginoon, bakit meron akong kailangan pagdaanan? Amen? Hallelujah. So, nagkaroon po ako ng depression at sabi ko, hallelujah, sabi ko sa asawa ko, hindi ako magre-resign sa trabaho ko. Kasi, pag nagka-problema tayo ulit, meron akong tapak buhay. Pag nagka-problema kami ulit, meron akong alabaster jar. May kinikita ako. Maganda ang trabaho ko. Amen? Amen? So, nakapasa po si Pastor Rex, nagpunta po sila sa Kalasyaw, at ako po ay naiwan dahil ako po ay may trabaho. Amen? And, hallelujah. So, ganun-ganun po si Pastora. From Kalasyaw, gigising na madaling araw. So, ganun-ganun po. Until sabi ng Lord, anak, give me your alabaster jar. I want your alabaster jar. Sabi ko, Lord, no! Hindi pwede, Panginoon. Kasi ito yung pinanghahawakan ko. Kumikita ak dito eh, Lord. Doctor, sweldo dito eh. No, umawa na ilakay ko. Kaya mabiyag, gamit na sweldo. Kumikita ako dito, Lord. No! Panginoon, wag ito. Amen? Na-try niya na ba yun na ang Lord kumilos na sa buong buhay mo pero meron kang tinabi, Panginoon, Lord? Lord Jesus, wag mo kukunin to, kinyang atoy. Na-try niya na ba yun na give up mo na yung 99% ng buhay mo, nagtira ka ng 1%? Alam niyo po ba, hallelujah, ang pinakamahirap i-give up ay hindi yung 99%. Alam niyo po ba kung anong pinakamahirap i-give up? Kundi yung 1% na tinira mo para sa sarili mo. Amen? Alam po ninyo, kapatid, hallelujah, maaaring ngayon, hallelujah, meron kang tinitira pa rin sa puso mo. Meron ka pa rin, alam, Pastor Georgian, na tinatago. But God is saying, anak, I want your 101%. I want you. Hindi ako after sa 99 lang. Amen? Gusto ko ikaw buo. Alam po ninyo, kapatid, ayaw ni Lord na hindi ka buo. Ayaw ni Lord na mga kababaihan ay hindi buo. Kasi ito ay dadaloy sa inyong mga anak. Ito ay dadaloy sa inyong pamilya. Ito ay dadaloy ng may kapangyarihan because you are anointed. Alam niyo, sabi ng Lord, anak, give me your alabaster jar. Sabi ko, Lord, no. Umakyat po kaming Mount Peniel. Tapos nagnaturo kami. At ulit, pinaturo niya sa akin to. Ako, Panginoon, no. Huwag yung portion ko. Huwag yung pinanghahawakan ko. Amen? So, umuwi po ako. Umuwi ako, nandun yung mga anak ko. Nakita ko yung mga anak ko hirap na hirap sa pag-aaral kasi walang nanay. So, habang umuwi akong ganun, nangusap ang Lord, anak, ikaw yung pinaka-the best na magturo para sa anak mo. Why not give up? Sabi ko ulit sa Lord, no, Lord, no. Papatutor namin siya. Alam niyo po kung anong sabi sa akin ng Lord? Nung nakita kita, Ceci, na nangangailangan ka, nung nakita kita na broken ka, hallelujah, nung nakita ko na kailangan mo ng isang Diyos, I took the cross for you. Para ako ang mismo umabot sa iyo. Hindi ako nag-utos ng ibang magpapapa ko. Kasi sabi ko, Lord, may magtuturong iba. Kailangan na nila ng nanay. So ito pa, hindi pa ako na-convince ng Lord. Amen? Hindi pa ako na-convince ng Lord. Akyat kami ulit ng Mount Peniel. Sabi ulit ng Lord, I want your portion.
I want your alabaster box. I want your alabaster jar. I want your portion. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo, pagbaba po namin sa prayer mountain, gumawa po kami kaagad ng resignation letter. Pangarap ko po maging teacher eh. Matagal po ako sa serbisyo, sa private school. Ang dami ko pong training na pinuntahan. Pinapadala po ako sa kapurihan ng Lord. Pinapadala po ako sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Kasi may training ako na para sa mga bata kung paano sila magbasa in just short period of time. Na ilan lang ang nakakadalo doon sa ganong seminar. Meron ako nun eh. Nagsusulat ako ng libro para sa mga bata. Amen? Portion ko yun eh. Akin yun eh. Lord, magaling ako dun eh. Ang habang ko dun, ano? Amen? Sabi ko, Panginoon, sayang. At sabi ng Lord, anak, I want your alabaster jar. Amen? I want your alabaster jar. Hallelujah. Pangarap ko yun, Lord eh. Alam niyo po ba yun? May pangarap ka eh. Mayroon kang mahal na mahal. Pero hindi mo dapat yan hawak. Kasi, mas mahahawakan yun ng Lord. Pag uwi po namin, galing Mount Peniel, nag-pass po ako ng resignation. Nag-pass po ako ng irrevocable resignation. I break my jar. Why? Hindi dahil meron akong asawang abogado. Hindi po. Hindi dahil nandoon ang bahay namin. Hindi po. Hiningi na talaga ng Lord. Alam niyo po pagdating niyo dito, pagpunta niyo pa lang dito, meron din kayong mga jar. Ito yung pinakamamahal mo na sobrang intimate ka na dito imbis na sa Panginoon. Ito yung pinakamamahal mo. Sobrang halaga na sobrang intimate ka na dito, hindi na sa Lord. I praise God, bakit po pinagdaanan namin ni Pastor Rex yun? Kahit sobrang dilim na karanasan. Why? Kasi naging portion ka na rin si Pastor Rex na mas minahal ko na siya kaysa sa Lord. Na mas kumukuha na ako dun ng joy sa kanya, sa marriage namin, kesa sa relasyon ko sa Lord. Kasi ang source po ng joy, kababaihan ay wala sa asawa. Ang source po ng joy ay wala sa pera. Ang source po ng joy, amen? Ang source po ng peace of mind, amen? Ay wala sa malaking bahay. Ang source po ng security ay wala sa madaming pera mo sa bangko. Ang source po, hallelujah, ng lahat ay nasa Lord. Amen? Pwede po ba natin panagpakan ng Lord? Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po, kung kailangan mo ng healing, hallelujah, lapit ka sa healer. Lapit ka sa source ng healing. I believe this woman carrying this alabaster jar, I believe meron siyang gustong maranasan sa Panginoon, hindi makuha. Bakit? Kasi gusto lang, naniniwala ko, gusto lang niyang mapalapit sa Lord. Bakit? Kasi pag napalapit ka sa healer, healing flows. Pag napalapit ka sa blesser, blessing flows. Pag napalapit ka sa nagpro-promote, promotion will flow. Pag napalapit ka sa peacemaker, peace will flow. Amen? Kapatid, hallelujah. Hallelujah. Jesus is our source. Amen? Jesus is our source. Alam po ninyo, nag-resign po ako. Hallelujah. I give up ko po yun. Yung item ko doon, give up ko po yun. Ang dami sabi nila, sayang. Bakit po binitawan? Hallelujah. Dito po, malapit na po ako matapos. Dito po ganun. Wala na po tayong outline. Dito po, hallelujah. Sabi dito sa verse 10, hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise you, God. We praise you, Lord. Sabi sa verse 8, when the disciples saw this, nung nakita to ng mga disipulo,
They were indignant. Sayang na sayang sila. Sayang na sayang sila. Sabi niya, why this waste? Sabi ng mga disciple, this perfume could have been sold at a high price. The money given to the poor. Sayang, nag-resign ka, pwede ka namang magpastora habang nagtatrabaho. Sayang, may binitawan ka, pwede ka namang mag-serve. Hindi ko po sinasabi mag-resign kayo, no. Ang sinasabi ko po, hallelujah, hallelujah, ang sinasabi ko po, bigyan nyo ng mas mahalaga. Bigyan nyo ng mas mahalaga. Ibigyan nyo yung pinakamahalagang parte ng puso mo. Hallelujah sa Lord. Ang portion mo ay hindi ang iyong trabaho. Ang portion mo ay hindi ang iyong mga anak. Ang portion mo ay hindi ang iyong kayamanan. Alam niyo po kung ano ang portion ninyo? Alam niyo po kung ano ang pagmamay-ari ninyo na talagang sa inyo na hindi mawawala at hindi kayo iiwan? Alam niyo po ba kung ano yan? That is Jesus. He is Jesus, the author and the finisher of our faith. Yun po ang, yun ang ating portion. Juan Castoyak lang ay namadyak na kapalpas, pastora, ato yung pimaarangin ko. Juan Amok, inang Amok Amsad, ngamno ni Lord at dakinyang, kayang aramidan, yung mga bagay na hindi mo inaakalang magagawa mo. Amen? Hallelujah. Ang sabi, hallelujah. Sabi nila, sayang. Sana di ka nag-resign. Alam niyo po, no moment na nag-resign po ako, there is joy. Joy na nakukuha ko. Higit pa sa joy na nakukuha ko tuwing ako ay nagsusweldo ng malaki. Higit pa sa joy na nakukuha ko tuwing merong parangal. There is joy. Kapatid, every time you give up your portion to God, every time you pour out your pain, your suffering, ang iyong mga tinatago, ang iyong sakit, ang iyong disappointment, ang iyong problema sa Lord, walang nasasayang. Sa tuwing meron kang binubuhos sa Panginoon, wala pong nasasayang. Walang sayang sa Lord. Walang sayang sa Lord. Ang oras mo na iginugol ngayon, hindi sayang. Hindi po sayang. Ang lakas mo na iginugugol para sa Lord, hindi sayang. Walang sayang sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At sabi po dito sa verse 10, sabi niya, aware of this, Jesus said to them, sabi ni Lord sa mga disciple, why are you bothering this woman? Bakit ninyo to, bakit ginugulo ninyo itong babaeng ito? Amen? Bakit ginugulo ninyo itong babaeng ito na nagbuhos ng kanyang perfume, na nag-break ng kanyang alabaster jar sa akin? Bakit ginugulo ka ng problema? Bakit ginugulo ng problema ang buhay ng anak kong to? Nagbuhos ng alabaster jar ng perfume sa akin. Anong sakit na to nagugulo sa'yo? Nagbuhos ka ng portion mo sa Lord. Amen? Bakit nyo siya ginugulo? Sabi ni Jesus, she has done a beautiful thing to me. Alam niyo, pinakamasarap na napapuri, hindi po yung galing sa tao. Alam niyo po kung ano yung pinakamasarap na papuri? Yung sasabihin sa'yo ni Lord, anak, you has done a beautiful thing to me. Grabe! Anak, ang ganda ng ginawa mo para sa akin. Anak, ang saya ko ngayon dahil sa ginawa mo. Anak, umawit ka na, paintak ako. Alam niyo po ba yun? Yun po yung pinakamasarap yung galing sa Lord. Sabi niya, hallelujah. Verse 13, I tell you the truth. Wherever this gospel is preached, saan man ito ituro, sabi sa verse 13, what she has done will also be told in memory of her.
alam po ninyo kung bakit, ano po ang nag-push sa akin, kung bakit binitawan ko po ang lahat. Amen. Kasi hindi po ako yung unang nag-break ng alabaster jar. Nung sinabi po sa akin ng Lord, anak, give up, bitawan mo. Alam po ninyo, meron po, hindi pa po ninyo binibitawan ang inyong mga hawak-hawak na sakit, na galit. Meron nang naunang nag-break ng alabaster jar para sa inyo. What breaks my heart? When you learn, when you realize the love of Jesus, that's the time you will begin to have an intimate relationship with Him. Walang special equation. Alam po ninyo, mayroong unang nag-break ng alabaster jar para sa inyo. Ang langit, tapos na po ako, ang langit, meron siyang isang portion. Meron lang siyang isang parte. Nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang si Jesus, Lord. Ang langit, meron lang siyang nag-iisang King of Kings. Meron lang siyang nag-iisang Diyos. Meron lang nag-iisang Hari doon. Yun yung portion niya. Ang portion ng Aba, ang anak niyang si Jesus, nag-iisa. Pero alam kasi ng Lord, manghihina ka. Alam kasi ng Lord, mag-give up ka eh. Alam kasi ng Lord, pagdadaanan mo, pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Alam kasi ng Lord, mababasag ka. Alam kasi ng Lord, makakailangan ka ng healer kasi alam niya masasaktan ka. Alam kasi ng Lord, makakailangan ka ng comforter kasi alam niya, may mga gabing umiiyak ka din. Alam kasi ng Lord, kailangan ka niyang ikumpletuhin kasi alam niya, walang makakakumpleto sa'yo. Alam kasi ng Lord, kung ano yung ibubuhos niya para ma-reach out ka lang. Alam niyo kung anong binuhos niya? Alam niyo kung anong brinig niya? The heaven breaks the alabaster jar, not just oil ang laman, but the blood of Jesus. But the blood of Jesus just for you. Just for me. Hallelujah! Just to make you whole. Para putin ka, kapatid. Gawin kang buo para ma-save ka, para ma-enjoy mo yung fellowship sa Kanya. Kailangan niyang i-break yung alabaster jar ng langit. Kailangan niyang ibigay si Jesus para sa'yo, para lang mapalapit siya sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, panahon na para ibuhos mo.
about Jesus is waiting. He understands you. Nauunawaan ka niya. Hallelujah. Panginoon, ang iba ay may napakatinding kauhawan.
Hallelujah. I pray for her. Lord, hallelujah. Ang iba ang dala-dala po. May mga kabalisaan. Lord, Panginoon, paano kami bukas? Paano mga anak ko? Hallelujah. Ang mga alabaster jar. Ang iba, Lord, ang laman. Hallelujah. Ay sakit. Burden. Lord, ngayong umaga, maaari po ba ninyong ibigay ito lahat sa Panginoon? Women of God, it's time to break your alabaster jar. It's time to pour out to Jesus. It's time to pour out to Jesus. Sige, kapatid. Lord, ito yung galit ko ng tagal ko nang itinago. Lord, ito yung sikreto ko ang tagal-tagal ko nang kinimkim. Panginoon, ito yung sakit ang tagal ko nang hinahawakan. Hindi ako makawala. Sa iyong puso, that is your alabaster jar na kailangan mong ibuhos sa Panginoon sa umagang ito. Na sana pag-uwi mo, pag-alis mo, pagbalik mo sa mga churches sa iyong tahanan, ang mga bigatin, ang mga pinangangambahan mo, nabasag mo na lahat at maibigay mo na lahat sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon gamit mo. Yung mga may nais ibuhos, ibigay sa Panginoon na kanyang mga alabaster. Pwede bang pumunta po kayo dito sa harap, kayo po ay aking inayayahan sa mga nais may ibuhos sa Panginoon na kanyang mga alabaster. Yung may mga bigatin, may mga kinatatakutan, pinangangambahan sa kanyang buhay. Kapatid, this is your moment. Mga nanay, this is your time. This is your moment. Huwag ninyong sayangin ang pagkakataon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Napakaganda po yung pinsahin ng angin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, habang andito po sa harap, habang natapasan yung mga kamay, Lord, buksan mo yung mga titik. Ibuhos mo ngayon sa Panginoon yung laman ng iyong puso. Hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. Jesus,
Father, in the name of Jesus. Alam namin ang mga inilapit ng mga nanay na ito na kanilang mga alabaster dyan. Lord, gawin po ninyo, tanggapin po ninyong lahat ng kanilang ibinuhos. Punuin mo sila, Panginoon. Punuin mo sila, Panginoon. Right now in the name of Jesus. Gamitin mo ang mga kananayang ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat na maraming. Thank you, Lord, for your business. Thank you for your anointing. And thank you for the moving of your Holy Spirit. Thank you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the presence. Oras ng aking pong programa sa umaga nito.